Niligo po ako agad nun kasi mga feeling ko namimundigo na. Ang ganda ko daw po, tapos maganda yung tawan ko. Mm-hmm. Ayun po pala, nakita na po niya yung mga picture ko. Nung project ko? Ako po. Ayun po niya, siguro sinabi yun, parang nangangasar pa po. Dinasaktan ko yung sarili ko. Piling ko po kasi kasalanan ko. Lapitan niyo na lahat ng kakalala niyo yung pwede niyo lapitan. Sabi po, bakit po? Niluto na yung paso sa loob. Tapos sabi po niya, nakiusap daw po sa kanya si General Bartolome na tayong humawak ng kaso. Kinag-iisip niya ako, alam mo, iha, mag-isip ka bago pa madrag yung name pa sa kasi ikaw lang din masisira. Ganun. Dahil ang pakiramdam ni na Ivy ay bumabangga na sila sa pader, lumapit na sila sa isumbong mo kay Tulfo. Pagpasok sa bahay, panay pa rin ang iyak ni Ivy. Pero hindi siya nagkwento kahit kanino sa kanyang pamilya. Po yung kapatid kong bunso, siya po ang nakarinig na umuwi itong kapatid kong ito. Umiiyak, humahagulgol na. Mm-hmm. Tapos, hindi ko naman po alam at hindi ko naririnig dahil tulog na po ako. Niligo po ako agad nun kasi mga feeling ko lumilumig mo na. Ilang araw na nahimik si Ivy, hindi pa rin nawawala ang takot sa kanyang katauhan. Ang nasa isip niya, wala namang mangyayari kung magkikwento siya o magsusumbong. Tapos inisip ko po, papaabutin ko pa sa court. Wala lang din kasi hindi rin naman kami ganun kayaman para So hindi rin kaya, tapos magiging pabigat ba ako sa family ko ever. Hindi ko po agad na sinabi. September 12, hindi sinasadya, nalaman ng ate ni Ivy ang nangyari. May sakit po yung anak niya, tapos sinisigawan niya. Sabi ko, sobra naman bata yan. Nai-stress na nga ako. Nagtatalo po kami, pinagsabihan ko po siya. Hindi mo kasi alam yung nangyari, puro po siya ganun. Nainis po ako. Sabi ko, paano ko malalaman kung di ka magsasabi? Nagsasabi ka sa mga kaibigan mo, sa aming family mo, hindi. Tapos po, sinabi niya, nang pumasok po siya ng kwarto, hindi mo ba alam, sabi niya. Na-rape ako, sabi niya po. Actually, binato niya pa po yung phone sa akin. Andiyan lahat yung ebidensya. Ang ate ni Ivy ang nagtulak sa biktima na mag-file ng kaso laban kay Roderick Yasay. Natatakot ako. Bakit ka natatakot? Madami siyang connection. Yun nga, nabanggit niya si General. Tapos, pakita nga yung mga pinapatay niya. Sabi ko, hindi naman niya gagawin yan. Sabi ko, tsaka pag hindi ka nagsumbong, gusto mo ulit-ulitin sa'yo yan. Eksakto ang sinabi ng ate ni Ivy. Pag hindi siya nagsumbong, malamang uulit ang pulis. Hindi siya titigilan, hindi siya patatahimikin. Kung alam ko lang po sana na naiutang siyang 5K sa pulis na yun, sana po hindi po nangyari yan. Though, hindi ko po siya sinisisi pero pinagsabihan ko po talaga siya na sana nag-open ka. Magsisihan man, nangyari na ang nangyari. Ang importante ngayon, ipaglaban ni Ivy ang katarungan. Free herself from the spell of fear that Yasay has cast on her. Kasama ang kanyang ate, dumulog na si Ivy sa pulisya. Maagap na inaksyonan ng Ramos Tarlac Police Station ang reklamo ni Ivy. Ang mismong chief ng Women and Children's Protection Desk na si Police Staff Sergeant Mary Jane Ilaya ang nag-assist sa kanya. September 13 na i-file ang kasong rape sa Tarlac Provincial Prosecutor's Office. Nakapag-file na rin ang administrative case na Ivy sa tulong ng Ramos Police Station. Ito nga po si Prosecutor Aladdin Bermudez Jr.
chief ng Provincial Prosecutor's Office ng Tarlac ang nag-administer ng sinumpaang salaysay ni Ivy. Pero bakit asiwa ang pakiramdam ni na Ivy kay Prosecutor Bermudez? Kaya po pala nung araw po na yun na nag-file kami ng kaso, sabi ko, hinihintay na ako. Hinihintay ka na ni Prosecutor Bermudez, ganun. Magpasok ka po nun. Alam niyo po yung parang nakikipagbiroan lang sa'yo, ganun. Hindi naman ganun pinakinggan yung side mo. Gabi ng September 12, matapos mag-report si Ivy sa Ramos Police Station, dumating si Yasay sa bahay nila. Ang ate ang nakipag-usap sa pulis. Gusto kong makausap si yung kapatid mo. Eh syempre po dahil kinabahan po ako agad kasi pulis yun. Baka may hawak siyang baril at baka pag pinagbuksan ko ng etsa, hindi ko po talaga pagbubuksan ng gate, pinagsaran ko pong pinto. Sobra po hanggang 9 to 10:30 yung pong stress na stress po kami, natatakot po kami. Hindi ko na din po nagawang tumawag ng pulis. Hindi ko na po alam yung gagawin ko kasi umiiyak na din po yung buso kong kapatid. Baka daw nga po rat-ratin kami. Mula noon, mukhang nilapitan na nitong si Yasay ang mga koneksyon niya. Halimbawa, nahirapan silang kunin ang resulta ng medical legal exam ni Ivy. Totoo kayang may kamag-anak si Yasay na mataas na opisyal ng Tarlac Provincial Hospital? Tapos yung mga medical legal, hindi ko, parang yung ano yung result, hindi ganun ka-detailed. Hindi conclusive yung masya yung pagkaka-explain. Tapos bago nila kunin yun ng mga polis, ang sabi pa nila, wala naman daw test na gano'n. Parang hindi naman daw na-test yung kapatid ko. So buti na lang po yung head ng investigation, na-picturean niya po yung letter na binigay sa kanila. Tapos po pinakita niya, maya-maya po meron na po yung result agad. Mismo mga taga Hall of Justice ang nag-warning sa ate ni Ivy tungkol kay Prosecutor Aladdin Bermudez Jr. Lapitan nyo na lahat ng kakalala nyo, pwede nyo lapitan. Sabi po, bakit po niluto na yung kaso sa loob? So, ang sabi po niya, na nakita ko nga si Yasay, kala mo maaamong mukha. May pagganan-ganan pa, sabi niya. Tapos kinausap niya si prosecutor. Kaya niluluto na yan. Sino bang prosecutor na yan? Si Bermudez, ay nako, niluto na yan. Siyempre po, nakinabahan na po ako. Kasi sabi ko po, paano magiging fair yun kung luto na pala? Nagpunta sila ni Ivy kasama ang kanilang nanay kay Prosecutor Bermudez. Sasabihin nila sa prosecutor na sana ay maging patas ang pagdinig sa kaso. Pagpunta namin doon, parang alam niyo po yung itsura na parang ano na po, una pa lang alam mo na kung sino pinapanigan. Tapos sabi po niya ano, nakiusap daw po sa kanya si General Bartolome na siya yung humawak ng kaso. Sinag-iisip niya ako, alam mo iha, mag-isip ka bago ka madrag yung name mo sa ano, kasi ikaw lang din masisira. Ganun. Ang ganda ko daw po, tapos maganda yung katawan ko. Ayun po pala, nakita na po niya yung mga picture ko. Yung prosecutor? Ako po. Ayun po niya, siguro sinabi yun, parang nangangasar pa po. Dahil ang pakiramdam ni na Ivy ay bumabangga na sila sa pader, lumapit na sila sa isumbong mo kay Tulfo. Ang gusto lang po sana namin, sir, ano, maging patas po yung magiging patas yan. Po, tsaka po maparusahan po yung pulis ngayon kasi po talaga pong hindi naman po ano yung ginawa niya sa kapatid. Ang gusto po namin siya na po yung huling biktima kasi alam ko po gagawin niya at gagawin niya sa ibang ano kasi po marami na rin pong reklamong abuso daw po doon. Marami na ba siyang nagawa ng gano'n? Yun po ang sabi po. Kaya po may mga nagsasabi din pong mga pulis, ituloy daw po yung kaso kasi alam po nila na aareglo lang po dahil po sa connection niya. Ayon sa Intelligence and Investigation Division ng Internal Affairs Service, meron ngang administrative case si Yasay. Grave irregularity in the performance of duty noong 2018. Pero na-dismiss ang kaso. Kuya Mon, sinubukan din natin kunin ang panig ni Police Chief Master Sergeant Yasay. Nakisuyo tayo sa Tactical Operations Center ng Tarlac Provincial Police Office. Ito ang pinaabot niyang mensahe sa atin. Ang advice po niya, kasi kinausap namin kung willing niyang ibigay. Yung number niya. Harapin na lang daw niya sa yung admin at saka criminal
case niya, ma'am. In short, sir, ayaw niya pong ibigay yung kanyang panig sa anak tanggapan. Yes, ma'am. Nagpadala din tayo, Kuya Mo, ng text message pero deadma lang ito. Baka magkaroon ng kwan ito eh. May kulay sa tarlac. Dito natin ihahain saan ito. Kinumpronta ko sa telepono ang mukong na si Prosecutor Aladdin Bermudez Jr. Prosecutor, magandang hapon ho. Magandang hapon po. Opo, ano na po, kumusta na po yung kaso na rape tungkol kay Chief Master Sergeant Roderick Yasay? Nagkaunta na pinapit po last ito mga Monday at Tuesday. May nakapagsabi na niluluto daw ninyo yung kaso? Nagsusubscribe po ako sa counter na pinapit. O, kasi mayroon kayong sinabi raw sa kanya, eh si ma'am kasi eh, maganda ang mukha, maganda pa ang katawan. Para ang dating po dyan, ang dating sa pamilya, eh kinakali, mukhang pinapanigan ninyo yung polis. Hindi po, nagpansin na po ako na counter affidavit nila sa salaysay ng ano. Na ano po? Anong counter affidavit? Ano po yun? Ay po, may counter affidavit na po sila. Naroon po yung dipenta ng ano, responded. Oo nga, kaya nga ako kaya nag-alala sila dahil sabi mo raw eh in-approach ka rin ni General Bartolome. Ano ba yan? Hindi na po po. Wala po. Wala na po. Kinuha namin yan. Binabantayan namin yan dahil mukhang ikaw ay kaibigan ng pulis, ha? Hindi na lang po. Kung ano po, mag-inhibit na lang po kami. Oo, mag-inhibit ka na lang. Ha? Sige. Okay po. We did a quick search on Prosecutor Aladdin Bermudez Jr. May mga kaso na pala ang taong ito. Ang isa ay direct bribery at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Noong 2004, inaresto siya ng NBI. Pinipirahan niya ang mga complainant sa isang illegal recruitment case. Tapos, naging happy pa siya ng Tarlac Provincial Prosecutor's Office. Wow, ha? What staying power, ha? Huh? Habang patuloy sa pag-assist kay Ivy ang aking staff, kinausap ko si Justice Secretary Minardo Guevara. Natatakot kasi yung victim. She wants a fair investigation. Eh parang nilalakad daw ni General Bartolome, yung former PNP chief. Ano ang gusto mangyari? Painhibit? There should be a motion to that effect. Okay. Kung merong manifestation ng partiality, edi ipa-inhibit na and then we will just assign that case to someone else in the region perhaps. So mag-motion to inhibit and then copy furnish DOJ. Okay. Thank you. We'll do that. Sige. Thank you very much, Mr. Secretary. Bye-bye. Andito tayo ngayon sa Tarlac Provincial Internal Affairs Service kung saan nagaganap ngayon ang hearing ng administrative case na isinampa ni Ivy laban kay Police Chief Master Sergeant Roderick Yasay. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Ramon Zipagan, ni reassign na raw si Yasay sa Tarlac Provincial Police Office Holding Unit habang may kasong administratibo laban sa kanya. Samantala, kakaiba na pala ang epekto ng mga pangyayari sa isip ni Ivy. Pinasaktan ngayon yung sarili ko. Piling ko po kasi kasalanan ko. Parang gumagaan po yung love ko na kasalanan mo naman. Save mo yan, gano'n. Minsan nga po, parang na lang eh. Dapat gusto ko na lang umalis na lang. Ganun. Pakamatay mo na. Ano lang po yung isip ko na. Ganun na lang palagi. Parang ang sakit na nga ng pinagdaanan ko nung past ko. Mas masakit na naman pala yung pagdadaanan ko ngayon. Ganun. Parang lagi na lang ako yung ano. Siyempre nadadamay po yung pamilya ko. Ganun. Parang pabigat lang mo sa kanila. Kaya mas mabuting takbusin na lang. Ganun mo yung iniisip ko. Kaya pinapansahan ko yung sarili ko na ganito, magsubat na lang. Ganyan. Kasi yun lang naman po yung magagawa ko para maibisan po yung nararamdaman ko. Mga kaibigan, alam ko po, halo-halo ang opinyon ninyo sa nangyari sa biktima. Siya kasi eh, sasabihin nyo. Victim blaming ang tawag dyan. Paninisi sa biktima.
Kasalanan ng biktima ang lahat. We disagree. Victim blaming is wrong. Sige nga po, kapag ang isang babae ay nagsuot ng miniskirt at low neckline, gagasain mo na. Yes, si Ivy ay nakagawa ng mga maling desisyon. Perhaps out of naivete o dahil sa takot o dahil sa lahat ng ito. Still and all, ang kriminal na lumabag sa batas ay ang rapist, hindi ang rape victim. Ang halimaw ay si Police Chief Master Sergeant Roderick Yasay. Wala nang iba. Hindi nga siya dapat maging bahagi ng isang malayang lipunan. Inapi ka ba? Isumbong mo kay Tulfo. Anong tingin niyo sa kasong ito? Mag-comment, mag-like, at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Click here to subscribe. Dudutin ang notification bell button para maging updated sa mga bago naming post. Salamat po!